Tingnan natin yung rabbit na bagong panganak, kung magpapadede siya after ng ginawa ni Sir Bobot. Yan. So makikita natin yan later and explain sa atin kung ano yung pagkakaiba nung nakadede na tsaka hindi. So usual siya, no? Meron talagang mga do na hindi nagpapadede. Lalo yung mga first timer. First timer na nanganak. Oh, okay. Karamihan yan ayaw magpadede. Pero after that, sir, tuloy-tuloy na yan. Pag nanganak siya ulit sa susunod, tuloy-tuloy na siya. Marunong na siya. So parang yan lang yung pagtuturo. Oo. Oh. Okay. So hindi mo pala kailangan isa-isang kukunin. Oo. Oh. So yan, makikita natin yan mamaya, no? Hindi na siya gumagalaw. I mean, nagpapadede na siya. Sa 15 minutes 'yan. Busog na 'yung mga kits niyan. Yung mga nakadede talaga. Yung hindi, ang ayaw ng dumeding kits. Paano mangyayari doon, sir? Pagka mamatay siya, sayang naman. Wala tayong magagawa. Wala na tayong magagawa. Normal na pala 'yon. Normal na 'yon. So kung bago lang nag-aalaga, huwag kang malungkot pag namatayan ka ng kits kasi normal lang 'yon. Normal 'yon. Hindi talaga siya dumedede. Okay. So may percentage pala siya, akala ko. Kahit sabihin natin hawakan natin 'yung dough. Pag talagang ayaw ng dumede nung kits, wala tayong magagawa. Ayaw dumede. Hindi mo siya pwedeng ano ba, yung ipipid mo siya ng let's say syringe or dropper, hindi pwede. Pwede rin, kaso hindi rin tatagal eh. So ganun pa rin. Meron kasing mga kits na mahina na. Pag-alak hanggang 2 days lang yan. Pag pinangalak yan, 2 days lang life span yan, mamamatay yan. Ganun pala yun. Sige. Habang iniintay natin na matapos dumede yung mga kids, puntahan muna natin yung ano, pupuntahan ko muna yung bagong panganak ni Sir Bobot na do. Kasi kinumpara ko dun sa do ko, meron akong kids na mas maliit kaysa dun sa ibang kapatid niya. So, halika, puntahan natin. Ayan. Ito yung do. At yung kits niya ay nasa loob. Ayun, medyo madilim. Pero napansin ko kanina, hindi siya pare-pareho ng laki. Meron talagang maliit doon sa apat na magkakapatid, maliit yung isa. Ang tawag nila ay peanut. So normal lang daw pala 'yon na nagkakaroon ng maliit na kits. So wala tayong dapat ipag-worry kasi pangkaraniwan na lang yan. Okay, ayan yung isang doon ni Sir Bobot. Ang lahi niya is ano ba lahi nito? F1FG. Yan. Okay. Balikan natin yung pinadedede. Ito, makikita nyo, meron tayo ritong isang do na ang anak niya ay isa lang. Yan. Okay. May paliwanag, Sir Bobot, bakit daw ganon na namamatay? Sir, anong explanation doon bakit namatay yung mga anak niya? Anim sila magkakapatid. Hindi naglagas ng balahibo yung nanay niya. Okay. So, naglagas, hindi siya nagbunot hindi siya para gawing bahay. Balahibo. I mean, pugad. Para gawing pugad. Oo. So, yung weather natin ngayon, medyo malamig na. Okay. Hindi kaya nung mga anak yung weather natin. So, yung mga lamang yung mga nagbubunot ng balahibo. Kasi yun na nagiging cover nila sa lamig, yung balahibo ng nanay nila. Ganun pala yun. Kaya yan, yung talagang mga namamatay sa lamig na rin yan, sa yung weather ngayon, talagang malaking factor yan, malaking factor sa rabbit yan. Buti na lang pala, kahit na walang gaanong balahibo yung doko ng mga anak siya, nabuhay yung tatlo, although namatay yung isa. ganun yan. Isa-isa silang mamamatay kasi nga hindi nila kaya yung lamig. Wow, may ganun pa palang factor. So, kailangan pala nating aralin din yun. Para sa mga katulad kong nagsisimula pa lang mag-alaga ng rabbit. So, pwede na to. Mga 6 minutes, 7 minutes. Yan, pwede na raw. Tingnan natin. Tingnan natin yung anak. Tingnan natin yung anak. Yan, nagpatay din na siya. O yun, no, nakita niya, nakakabit pa yung ano. Ayan na siya. Ito na ngayon yung nakadede. Ayan na yung gatas at yan. Makikita niyo na. Kitang-kita nga naman. Kitang-kita niyo na yung gatas. Okay, mga karabit. Pero ito pa rin yung hindi nakadede. Oh my! Yan yung hindi nakadede. So talagang hindi na siya dumedede? Hindi na siya dumedede. Nakita niyo yung size niya. Pag-compare natin yung size niya sa dumedede at sa hindi dumedede.
Oh, ang liit, sobra. Wala na tayong magagawa dyan. So, hintay na lang niyan na? Hintay na natin siya mamatay. Oh. Wala tayong magagawa dyan. Okay. Ayun, may bago tayong natutunan. Kasama na ako doon. Since bago lang din ako nag-rabbit. Then, sir, puntahan naman natin yung ano, nasabi mo kanina, na nagkaroon ng, nagtatae yung rabbit. Yeah. So, ano naman yung ginagawa nyo para mapigil yung pagtatae? Halika, puntahan natin. Throw out siya. Yan. Yung tae niya. Papapansin nyo, ito po yung ano, ito po yung dumi. Sabog-sabog. Yung rabbit na nagtatae. Ayan, sabog siya, hindi siya buo. Ayan. So, yan yun kanina. Ito siya. Ayan na siya, kumakain na siya ngayon. Oh, yan, kumakain na siya ngayon. Nakita ko kanina, pinainom siya ng gamot ni Sir Bobot. Ano yung gamot supposed to be, sir, na pinainom sa kanya? Dalawa yung gamot na gamit ko. Yan. Ito yung enrofloxacin na antibiotic. 5-in-1 siya. Oh, 5-in-1 na. Gamot. Anong sakop niya, sir? Enro antibiotic, ano pa ba to? Burado eh. Burado. Ayan. Basta 5-in-1. 5-in-1 siya. Meron din sa ano to, sa Shopee o Lazada. Meron. Tapos ito yung isa, pambaboy siya. Pambaboy, pero pwede sa rabbit. Pwede rin sa rabbit. Ano man ang purpose niya? Sa pagtatae rin. So, anong pagkakaiba ng dalawa? Pareho silang gamit sa pagtatae. Ang purpose ko lang, pag minsan, hindi nakukuha nitong 5-in-1, ginagamit ako nito. So, mas matapang yan? Hindi. Ito yung sa poultry, yung isa kay Christian. Hindi. Ang ano ko rito, minsan kasi yung sakit ng hayop, hindi nakukuha ng isang gamot lang. Okay. Itatry mo pa rin yung ibang gamot para kung alin yung aangkop, kung alin sa, bakit sila nagtae. So, ano lang siya, isa lang yung purpose, magkaiba lang ng brand ng gamot. Sa pagtatae. Yan. Kung alin lang yung magiging okay. Pag hindi nakuha nitong 5-in-1, itong tri-pulak. Pag hindi nakuha ng tri-pulak, yung 5-in-1. Okay. So, additional ano po tayo. Additional knowledge tayo sa pag-aalaga ng rabbit. Shoutout kay Sir Alan, isa po sa mga kaibigan natin sa rabbit. And marami rin ako natutunan sa kanya. And pupuntahan natin yung rabbit rin niya sa susunod na mga vlog natin. Yan. Then, dagdag ko na lang, Sir Bobot, yung sa injection, paano ba yung injection at para saan? Ini-inject ako lang ivermectin. Ito yung ivermectin. Yan. Okay, ito po yung... Ivermectin. Generic lang ang gamit ko na ivermectin. Okay. Medyo mahal kasi yung branded eh. Dito lang tayo sa generic. Saan naman siya? Para saan naman? Para sa mga mains. Mains or galis? Yan, galis. Okay. Yan ang isa sa number one sakit ng rabbit. Ooh. Galis. Ito ang gamit ko. Pag sa mga 1 kilo and below, 0.3 ang gamit ko. 0.3? 0.3. Yan. Pagka mas baby pa siya. Hindi. Ang kailangan...